katotohanan sa pag-alis ni Ruby Rodriguez sa Itbulaga. Alamin naman natin ngayon ang buong istorya tungkol sa pagkawala ng TV host na si Ruby Rodriguez sa longest-running noontime show na Itbulaga. Bago nakilala sa mundo ng showbiz si Ruby Rodriguez bilang isang magaling na komedyante at TV host, ito muna ay nakilala bilang isang preschool teacher. Mid-1980s nang mapasama siya sa fantasy sitcom na OK Cafe Rico kasama si Vic Soto at gumanap sa papel bilang yaya ni Ay Siguera. Makalipas ang ilang taon, napasama ito sa longest-running noontime show na Itbulaga. Taong 1991 at edad 25 ay pinalitan nito sa TV show ang veteranang si Helen Vela na 10 taon sa nasabing show dahil sa medical at health reasons. Dahil doon, naging regular co-host si Ruby at simula noon, kasama siyang lumipat mula sa ABS-CBN patungong GMA7 kung saan ito naging tahanan ng Bulaga magmula noong 1995. Maraming proyekto ang dumating kay Ruby nang mapasama ito sa Itbulaga. Ang ilang pelikulang kanyang nagawa ay Humanap Ka ng Pangit, Enteng Kabisote, Okay Cafe Rico, Alabang Girls, Pitong Gamol, Eat All You Can, Boyfriend Kong Gamol, Abracadabra, Oha Okay Pa, Basta't Kasama Kita, Utang ng Ama, Ouija or Duha, Si Agimat at Si Enteng Kabisote at Enteng ng Ina Mo. Pinarangalan din siya bilang ulirang ina noong 1999 at Educator of the Year noong 2002. Ang pagkakaroon ng malaking katawan at mabigat na timbang ang isa sa mga itinuturing niyang assets sa pagkakapasok sa showbiz. Ito marahil ang nagbigay sa kanya ng mga proyekto at trabaho. Samahan na rin ang galing nito sa pagpapatawa. Ginamit niya ito bilang advantage para magkaroon ng sariling pangalan sa industriya. At dahil doon, minahal ng maraming tao ang Ruby Rodriguez na nagpakatotoo sa harap ng camera. Subalit nahirapan din ito sa pagiging mabigat niya at nagkaroon siya ng herniated disc at requirement sa kanya ng mga doktor ang pagpapapayat. Ito rin ang isa sa mga rason kung bakit hindi rin siya madalas makita noon sa Itbulaga. May lumabas pang ang chismis na noong umabot sila ng 13 years ng kanyang asawang si Mark Aquino, ay nagkahiwalay na sila kaya hindi na rin siya naging aktibo noon sa noontime show. Pinabulaanan nito ni Ruby at sinabi niyang naiintindihan ng asawa niya ang kanyang trabaho, kaya rin ito pumayag na manatili sa bansa si Ruby at hindi muna sila mag-migrate sa Amerika. Dalawa ang naging anak ni Ruby. Ang panganay niya na si Tony ay graduate ng Social Sciences sa UP Manila at sa Amerika na naninirahan. Dating pinasok ni Tony ang pag-aartista, ngunit mas pinili ang simpleng buhay. Ang bunso naman nilang si Don AJ ay na-diagnosed with ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder at dyslexia. Ipinagmamalaki ni Ruby ang kanyang anak na may special needs dahil talentadong bata si Don AJ. Ang pag-graduate nito noong 2018 at pag-qualify nito sa junior high school ang biggest achievement ng kanilang pamilya. Alam ni Ruby na hindi madali ang pagkakaroon ng learning disability dahil time at effort ang kailangang ibuhos ng mga ito lalo na sa pag-aaral. Sa sitwasyon ni Don AJ, masaya ito dahil nakikita nila ang improvement sa bata. Tatlong dekadang kasama ni Ruby ang pamilya niya sa tape at Itbulaga. Sinabi nga nito sa isang interview noon na nasa sistema na niya ang pagising sa araw-araw at pumasok sa Itbulaga. Hindi rin naman niya itinuturing na trabaho ang pagpasok niya rito dahil halos lahat sila magmula sa staff at host ng nasabing show ay malapit sa isa't isa at pamilya na ang turingan. Halos lahat ng dumaan at nagtrabaho sa Itbulaga ay ilang taon ang itinagal, ang iba nga sa kanilang staff ay doon na tumanda at nagkapamilya. Para kay Ruby, Itbulaga ang tumayong pamilya at sandalan niya dahil nasa ibang bansa ang karamihan sa kamag-anak nito. Noong isang taon sa sinapit at pinagdaan ng krisis ng bansa, isang malaking problema at krisis rin ang dumating sa buhay ni Ruby. Ito ay ang pagkawala ng kanyang nakatatandang kapatid na isang doktor. Dahil sa dedikasyon nito sa kanyang trabaho, hindi inaasahan na isa siya sa mga magiging biktima ng pandemya.
Ikinalungkot ito ng lubusan ni Ruby dahil si Doktora Sally na lamang ang natitira niyang kamag-anak dito sa bansa. Dito niya naranasan na maging isang ulila muli. Makalipas ang 2 buwan matapos ang pinagdaan ng pagluluksa sa pagkawala ng kapatid, isa namang hindi inaasahang pangyayari ang dumating pa sa buhay ni Ruby. Ito ay nang kailanganin niyang sumailalim sa isang surgery upang tanggalin ang nakitang mass o bukol sa kanyang tiyan. At nang bumalik na sa ere ang Eat Bulaga, iilang host na lamang ang napapanood ng viewers at kahit ang iba ay sa bahay nagbo-broadcast, hindi nila nasisilayan ang komedyanteng si Ruby Rodriguez. Dito na nagsimulang magtaka ang mga manonood at nagtatanong kung bakit wala sa Bulaga si Ruby, gayong maaari naman itong mag-work from home. Sa isang Instagram post ng kasamahan nitong si Alden Richards, nag-comment si Ruby sa aktor at pabirong tinanong kung kilala pa siya nito. Isang netizen ang nagtanong kung hindi ba raw siya binisita ng aktor noong ito ay maospital. Sinagot ni Ruby ang netizen pati na rin ang isang kilalang entertainment writer at sinabing biruan na nila yon sa Bulaga noon pa man, lalo na kung matagal na silang hindi nagkikita-kita. Sinabi rin ito na ang kasamahang si Joey De Leon ang nagsimula ng ganoong biro nila. Hindi pa doon natapos ang katanungan ng mga netizens kung napaano si Ruby at hindi pa rin siya nakikita sa noontime show gayong nagbalik na ito sa ere na may bagong setup. Sa isang post naman ni Ruby sa social media, isang netizen ang hindi napigilan ang mag-comment at magsabing miss na niya si Ruby sa noontime show at kung babalik pa ba ito. Ang tanging naisagot lamang ng komedyante ay, sila tanungin mo. Dahil sa social media post na iyon, marami ang spekulasyon na lumalabas at sinabing inalis ng management ng Eat Bulaga si Ruby. Marami ang nagpahayag ng kanilang pagkalungkot dahil sa hindi na nila mapapanood ang isa sa magagaling na komedyante ng industriya sa telebisyon. Marami ang kumwestiyon sa pagkawala ni Ruby sa nasabing noontime show, gayong alam ng lahat ang pinagdaanan nito mula sa pagkawala ng kapatid at sa nangyaring operasyon. At kamakailan nga lamang ay binasag na ni Ruby ang kanyang katahimikan at ikinuwento na ang tunay na dahilan at rason kung bakit hindi na ito napapanood at nawala sa Eat Bulaga. Sa muling pagbabalik ni Ruby sa poder ng Viva at napasama na ngayon sa Pool of Talents ng Viva Artist Agency, sinabi ni Ruby sa virtual media conference kaharap ang mga entertainment writers ang katotohanan sa mga spekulasyon na lumalabas noon. Napaisip pa nga si Ruby sa katanungan sa kanya ng mga writers kung may naidulot bang sakit sa kanya ang pagkawala niya sa Eat Bulaga. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman sa pangyayari dahil halos 31 years ang itinagal nito sa nasabing noontime show. Inamin niya na ang kanyang malalapit na kaibigan na sina Pauline at Vic Soto ang unang nakaalam ng plano niyang mag-leave sa Eat Bulaga at hindi na nasabi sa iba pang mga kasamahan dahil sa nangyaring lockdown sa NCR. Nang makausap naman niya ang big boss ng Tape Incorporated na si Tony Tuviera, verbal agreement pa lamang daw ang kanilang napagkakasunduan. Nangako naman ito sa kanya na bukas ang tahanan ng Bulaga para sa kanya. Sa issue naman kung ito ay tinanggal ba sa show o umalis siya ng kusa, iginiit nito na hindi siya umalis dahil leave of absence ang kanyang ipa-file sa kumpanya. Ayon kay Ruby, nang bumalik sa ere ang Bulaga, desisyon ng management kung sino ang pababalikin ng mga co-host. Kaya naman nang may magtanong sa kanya kung bakit ito wala sa show, lagi niyang sagot ay tanungin ang Bulaga. Management's decision na rin at nirerespeto niya iyon. Ayon pa sa TV host, humbling experience ang nangyaring pagkawala nito sa noontime show dahil mas pinagtibay nito ang relasyon niya sa Diyos at pati na rin sa kanyang pamilya. Sa pagsisimula ni Ruby sa bagong buhay sa Amerika, nilinaw din itong matagal na silang nag-migrate sa nasabing bansa ngunit hindi lang ito nagpa-permanent stay. US citizens ang kanyang asawa at mga anak at mahigit 10 taon na siyang permanent resident sa Amerika kaya pabalik-balik siya doon. Biggest factor para kay Ruby ang kondisyon ng kanyang bunsong anak kung kaya't nagdesisyon itong manirahan muna sa Amerika. Si Don AJ kasi ay nakitaan na mayroong rare autoimmune disease. Hinock Seanlin Porpora ang tumamang sakit sa anak
na ang tinitira ay ang kidney o atay ng isang tao. Napag-alaman na ang naturang sakit ay minsan lamang dapat umatake, subalit ang sa kanyang anak ay paulit-ulit. Sa lumabas na biopsy ng anak, nasa stage 2 nephritis na ang kanyang kidney o ang pamamaga nito. Sinabihan din siya ng kanilang mga doktor dito sa bansa na dalhin ito sa Amerika dahil mas advanced ang medical technology nila. Para naman masustentuhan ang pangangailangan ng kanilang pamilya, lalo na ng bunsong si Don AJ, pumasok ito bilang empleyado ng Philippine Consulate sa Los Angeles, California. Nilinaw niya na hindi siya appointed sa naturang posisyon, kundi ay pinagdaanan ng application at lahat ng proseso bago nakuha ang trabaho roon. At dahil sa kanyang pagsisimula ng bagong yugto sa kanyang buhay, hindi pa masabi ni Ruby kung ito ay tuluyan ng maninirahan sa Amerika. Paglilinaw din niya na unti-unti nilang ginawa ang paglipat sa ibang bansa at hindi nila ito binigla. Isang ina si Ruby na lahat ay gagawin sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga anak. Bago ito gumawa ng desisyon para sa kanyang sarili, uunahin muna nito ang kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay. Para sa isang ina, kung anuman ang mas makagaganda at makagagaan sa kanilang buhay, iyon ang bibigyan nito ng importansya. Kaya naman ang desisyon na ito ay matagal niyang pinag-isipan at inasikaso. Sa lahat ng pinagdaanan ni Ruby, pamilya pa rin ang una sa kanyang listahan. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Type your comments below.